paano ako mag-makeup. Kailangan gumawa na ako ng updated kung ano yung uso this time around. Alam nyo, na-amaze din ako sa evolution ng makeup. Nung panahon ko, walang skin tint. Kaya, napakaswerte nyo mga kabataan. Ay! Basic makeup pa! Bakit may contour? Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Balik tayo sa basic makeup. Napansin ko kasi, yung ginawa kong video before, yung paano ako mag-makeup, very basic lang yun. Pero actually, hindi nga siya basic eh. Parang may kasama siyang eyeshadow. This time, as in basic talaga, walang eyeshadow, as in paano magsimula mag-makeup. Let's do also a full face Careline. At the top of my head, yun yung unang brand na pumapasok sa isip ko. Why Careline? Kasi mura ang Careline, okay? At madaling hanapin. And mabalik tayo, no? Nung binalikan ko yung video na yun, paano ako mag-makeup, hindi na updated yun. Halos every week, meron bagong comment doon. So, ibig sabihin, active na active pa yung video na yun. Nare-recommend ni YouTube algorithm gods sa inyo, sa mga viewers. So, parang naisip, hindi na siya updated. Kahit yung paggawa ko ng kilay doon, yun yung uso that time. Kailangan gumawa na ako ng updated kung ano yung uso this time around. Actually, mas madali nga ngayon matutong mag-makeup kasi very basic lang talaga ang uso ngayon. Alright, so let's start with sunscreen. Ito ang unang-una kong marirecommend. If ever meron ka ng skincare routine or wala pa, magsimula ka sa sunscreen. Pagkatapos mo maghilamos sa umaga, apply your sunscreen. I'm using Hello Glow 3-in-1 Lightweight Sun Care Gel. Ito yung marirecommend ko kasi sobrang gaan lang niya sa mukha. Para ka lang nag-a-apply ng tubig sa face. Tapos once na mag-set na siya, ay day, okay na. So damihan mo, okay lang yan. Hindi ko marirecommend na mag-primer kayo agad-agad. O yung maraming nilalagay sa skin kasi mo overwhelm ka. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. This one, ito yung na-recommend ko kasi ito okay under makeup. So hindi may istorbo yung makeup mo and parang merong film. Parang as good as primer na rin siya. Para may kakapitan ang mga next products na ilalagay natin. Gaan lang pati nito, oh. Kahit napawisin ka, hindi siya bothering. Let's do the brows. I'm using yung Careline Stickini Brows Brow Soap. Okay. Mag-spray lang ako nitong Careline. Ako, isa rin, marirecommend ko to. And this one is a setting spray. So, gagamitin natin to later on. Bubble Town Sprays, setting spray. Ayan, ilalagay ko lang siya doon para mabasa yung brow soap. Ito, gagamitin ko sa travel brushes, which is coming soon. Na-out of stock kami sa travel brushes, guys, ha? Coming soon. Okay, update ko yung nasa description box if ever available na siya. So, yan yung unang gagawin natin. Kailangan kasi walang anything on your face before ka gumamit ng brow soap, ha? Kasi magbubuo-buo yan. Kailangan walang powder, walang foundation, anything wala. So, ayan. Tapos, ilalagay ko lang siya sa brows ko. Kung dati, halos hindi makita yung buo ko sa kilay dahil drawing yung kilay. Ngayon naman, trending naman ang brows na sinuklay lang, ganyan. And bushy, ganyan. Lagay din natin dito sa kabila. Hintayin mo siya maging tacky, okay? Tapos, pag medyo madikit na siya, pwede mo siyang tulungan. Ayan, i-flatten mo lang siyang paganyan. Awan ko, ako po at nasin ko guys, mas nagmumukhang makapal. Lalo na kapag kakunti lang yung buhok mo sa kilay. Malaking tulong na nagla-laminate ng brows. Kailangan maging ganito yung itsura niya. And then, saka mo ngayon, haayusin lang para hindi naman siya sobrang tayong-tayo, no? Suklay-suklayin lang natin. Alam nyo, na-amaze din ako sa evolution ng makeup. I've been doing this matagal na. Sobrang tagal na. Isang dekada na. Noong nag-aaral ako mag-makeup, yung uso na kilay dati, one-liner. Overplucked na eyebrows. Ngayon, napapaisip ako, mababalik pa kaya yun? Tapos na tayo sa brow soap. So, ganyan, gumamit ng brow soap. Tapos, pag may mga empty na area, yan kagaya nito, may mga buhok akong missing in action dyan. Kunin natin tong Careline Beach Brow Duo. Ang shade na gagamitin ko ay Hope Town. Idadrawing ko lang yung mga area. So, gagayahin ko lang yung buhok sa kilay ko. Yung mga panot na part, ayun. So, ang hawak ko sa kanya is pa ganun para makuha ko yung pointed na part. And then, idrawing lang natin ang ating kilay na nawawala. And then, meron na rin siyang mascara dito sa kabilang dulo. Para kung gusto niyo ng medyo may shade ang inyong buhok sa kilay. So, yung mascara, sa hair lang siya i-apply. Para lang mag-lighten yung brow hair. Pwede na rin tong pang-groom. Kung ayaw nyo mag-brow soap, pwede naman. Pwede nyo skip yon and then diretso na dito sa brow mascara. Para lang mag-groom yung hair. O, diba nag-blend na yung buhok ng kilay natin dun sa pencil. Okay, next one. Careline Oil Control Skin Tint.
Okay, skin tint lang yung gagamitin natin. Itong skin tint, okay siya pang everyday. Pero kung gumagamit ka na ng foundation, pwedeng ito muna and then saka mo ilagay yung foundation mo for added. Parang pwede mo siyang gamitin as primer for added coverage. So, i-apply na natin siya. Okay, ganito itsura niya. Gusto ko pakita sa inyo, ganito itsura niya kung daliri lang yung gagamitin nyo. And don't forget yung beauty fingers. Kasi ito yung pinakamagaan na daliri. So, kailangan alagaan natin yung skin natin sa face. Huwag masyadong harsh, ano? So, ayan yung itsura niya kapag daliri yung pang-apply natin. And as you can see, instantly naging radiant yung skin, ano? Compared dito. And maganda ang oil control nito, actually. Nakalimutan ko siya isama dun sa mga recommended ko na skin tint kasi this one has good oil control. So, isa rin sa marirecommend ko to sa mga merong oily skin and gusto lang fresh lang, ayaw ng masyadong coverage. So, ito ang marirecommend ko. And especially kung nagsisimula ka pa lang, ma-overwhelm ka talaga kapag gumamit ka agad ng matte na foundation, especially kung medyo mabigat siya sa skin, hindi siya lightweight. Baka ma-overwhelm ka and ma-discourage ka ng gumamit ng foundation. So, I would recommend na mag-skin tint ka muna. At least dyan, mag-gauge mo yung dami ng ilalagay mo and then yung coverage, gano'ng karami ba yung kailangan mo. So, start ka muna sa skin tint. Nung panahon ko, walang skin tint. Kaya, napakaswerte nyo mga kabataan. Napakaswerte ngayon ng mga mag-aaral mag-makeup kasi ang dami ng options. Unlike before, wala masyadong options. Kung ano yung meron, yun lang. At least kahit paano, I made it work naman, ano? Kahit yung mga time na nag-aaral pa lang ako mag-makeup. Siguro kung nung college ako, may skin tint na, ay naku, day. Puro skin tint laging ginagamit ko. Ginagamit ko kasi cake foundation dati. Mula high school ako, talagang yun ang aking ginagamit. Ito yung marirecommend ko na Beauty Blender or Blendy Flat Edge Round Sides Precision Blendy. Ayan, available sa Anklets Brushes. Ayan, ito yung marirecommend ko pag skin tint. And usually, talagang hindi niyo ako makikita na ginagamit yung daliri ko. So, kung medyo gamay mo naman na ang ina-apply mo na skin tint, ito yung marirecommend ko, ha? Kasi pang skin tint talaga siya. Hindi siya ganun ka-absorbent, pero it gets the job done. Kumbaga, matitipid mo yung product mo. Pero malambot pa rin siya, guys, ha? Okay. Ito yung pang beginner talaga. Maglagay na rin tayo sa neck para hindi naman nakalutang yung mukha natin. So, ayan, kung mapapansin nyo, diba? Parang nag-even na yung skin tone natin and mas radiant ngayon yung skin. Kung meron kayong blemishes, kagaya dito, okay lang yan. Embrace natin yan kasi normal yan, okay? Hindi kailangan takpan. It's okay. It's normal. Pero kung talaga naiirita ka and gusto mo siyang takpan, why not? Pwede rin naman. Yan, kaya nga, yan ang kagandahan ng makeup, no? So, maglalagay tayo ng powder later on. But for now, let's add contour. Ay! Basic makeup, ha? Bakit may contour? Explain ko lang, ano? I know basic to, pero gusto ko lang i-share na pag naglagay ka kasi ng skin tint or nag-base, parang nagiging, you know, bilog na bilog yung face natin. Ito, para magdagdag ng dimension. So, maglalagay ako ng contour. I'm using yung Contour Y'all Liquid Contour ng Careline. Matipid to. Kaya nga, ito yung marirecommend ko kasi matipid siya, malaki siya, 9.5 ml. So, pwede kayo mag-practice everyday. Talagang magagamay nyo talaga yung pagkocontour nyo. Kasi konti lang, okay, like that. And then, kunin ko yung aking Blendy. And then, let's blend out. Iko-compare natin side by side, ha? Para makita nyo yung ibig ko sabihin. Let's add more dito, dito, and then dito sa jaw. Naglagay na rin tayo sa nose pala. Then, let's blend. And then, dito sa nose. Ito yung side na na-contour na natin. As you can see, diba? Parang nagkaroon ng dimension yung ating face. So, apply na natin siya on the rest of my face. Dito sa kabilang side. Dito naman sa jaw, para lumabas yung jawline. Nakakatulong siya kahit paano para hindi lumabas yung double chin, yung ganyan. O, diba? Ultimo yung nose natin, umangat, diba? Naging pointed na siya. So, yun yung purpose ng contouring. Well, for me, malaking tulong siya sa akin, okay? And kung mapapansin nyo, inuna ko yung mga cream, okay? Before mag-powder. Mas madali pagka ganon. Though may mga products na okay lang din naman i-apply after mo mag-apply ng powder, pero ito yung basics. Next, let's apply Oh My Blush Liquid Blush Shell Pink, yung shade. Okay, maglalagay ako, of course, sa cheeks. Ito yung nirecommend ko sa inyo, yung light lang na shade para hindi ma-overwhelm. And ang ganda ng shade nito, Shell Pink. And gusto ko Drunk Blush, kaya ginaganyan ko siya, ha? I-blend lang natin using the same sponge. Make sure yung side na hindi nyo pa ginamit for the contour, ha? Sa akin, okay na ako yung ganito, guys. Ready to go na. Okay, saka tayo ngayon mag-powder. Wala akong Careline na powder, sayang. Gusto ko sana yung Careline, puro Careline tayo. Kaso, okay, kung ano yung meron ako dito na
powder na okay ang coverage para hindi na tayo mag-concealer kasi kailangan ko dito. And of course, to set na rin the makeup. Let's use Ever Milena Plus 2-Way Cake Serum Foundation. Ang shade na gagamitin ko is white beige. Kuha lang tayo ng powder brush. Itong mga individual brushes available po sa aming TikTok, Shopee, Lazada. So, apply na natin siya just to set yung ating face. Ayan, as you can see, di ba, nag-mattify. And para dito sa mga blemishes, kailangan puff yung gagamitin natin or yung sponge para matakpan siya. Okay, baka magtaka kayo. Oh, naglagay ka ng cream, na blush, ng contour, tapos nag-powder ka. Okay lang yan. Kasi pag nawala yung powder at nag-oil up ka, dun lalabas yan. Okay? And maglalagay din tayo ng blush na powder. Kaya ko yan nare-recommend, guys. Kasi pang matagalan. Kumbaga pang whole day mo talaga na makeup. And then saka natin siya papatungan. Ito yung marerecommend ko, Careline Oil Control Blush On. This is very nice. So, ang cute ng puff niya. Actually, gusto ko yung puff niya. Kasi mas madaling mag-apply ng blush. Ayan, Babalik lang natin yung kulay. Though lalabas yan, like I said. Kasi eto, pag powder lang inilagay nyo, pag nag-oil up ka, wala na rin siya. Oh, by the way, ang shade dito is Rosy Cheek. And then maglalagay din ako dito sa gitna. Dali nitong pang-apply. Gusto ko yan, yung puff. Talagang marirecommend ko sa mga bago pa lang mag-makeup. Para hindi nyo na kailangan ng mag-brush-brush pag ganyan. Okay, sa eyes naman tayo. Simple lang. Mag-eyeliner ako, pero ito yung madalas na ginagawa kong eyeliner ngayon, no? So, dito lang sa dulo, titingnan ko yung itong pinaka lower part. So, susundan ko yan. Tapos, straight eyeliner. Ayan. Like that. Ganyan. Pero, hihilahin ko siya palabas using my fingertip. Ganyan. Ito na yung pinaka-outline ko kung hanggang saan yung aking eyeliner. So, nagda-drawing muna ako. Ito yung ginagamit ko pala, guys. Sorry. Careline BFF Liner, Gel and Liquid Liner. So, may gel tayo dito and then may liquid liner. Pareho natin gagamitin. So, ito pang outline lang muna para mas madali. So, pinapantay ko lang dun sa kabila. Like I said, straight liner yung ginagawa ko. Straight eyeliner. So, ibig sabihin, sa dulo lang. Ganyan. Dati kasi pag naglalagay ako ng eyeliner, from here, papasok hanggang dun sa loob. Ngayon kasi ang trend is yung simple lang na eyeliner and usually yung dito lang sa dulo. So, ayun, and napansin ko mas bagay sa akin. Try nyo, baka bagay din sa inyo kasi, you know, for a change. Actually, pwedeng ganyan na. Pero, oo, dahil extra ako, gusto ko may liquid liner tayo. So, kung ano yung ginawa kong outline kanina, sundan lang natin yun. Tapos, again, sa dulo lang. Pag nag-eyeliner kayo, guys, mas madali na naka-ganito yung salamin. Nakababa. Kasi mas madaling pantayan siya. Kabilaan. Promise. Try nyo. And huwag muna kayo magla-lash curler bago kayo mag-eyeliner kung ayaw nyong mahirapan. Mahirap kapag naka-curl na yung lashes. Okay? Pag sinabi rin Careline, isa rin yan sa naiisip ko. Anong product ng Careline ang marirecommend ko? Number one talaga is eyeliners. Ang gaganda ng mga eyeliners nila. Mura pati. Curl lash! Ang hindi mawawala sa kikay kit ko kahit nung high school days pa. Ito yung isa sa mga tools na, you know, hindi halata, pero nag-effort ka. For sure, majority sa atin nung high school, ano, nag-lash curler. Kasi iba talaga eh. Oh, iba talaga ang nagagawa kapag yung lashes mo ay nakaluhod. Ang ganda pati nito. Careline din to, guys. Ayan, syempre yellow. Gusto ko yung may spring na lash curler. Ewan ko, parang mas nakakurl yung lashes ko sa kanya. So, mag-mascara na tayo. I will use eyelashes. Ang cute din, diba? Yellow, no? I love this. Okay, apply na natin. Like I said, wala tayong eyeshadow for today. As in, very basic makeup. At least, meron pa rin eyeliner, diba? Pero eyeshadow lang ang wala. So, pag nag-a-apply kayo ng mascara, sa base muna, and then hihilahin nyo lang pataas, huwag yung mas makapal yung dulo. Kasi ang tendency, pag mas makapal yung nasa dulo ng lashes mo, babagsak yan. Sayang yung kinurlash natin, diba? So, again, sa base, and then hihilahin nyo lang pataas. Hanggang sa dulo ng lashes. So, dapat mas makapal yung nasa base. Syempre, huwag niyo kakalimutan yung lower lashes din, ha? Para mas maganda. And pag kumalat yung mascara, huwag niyo munang burahin. Hintayin niyo siyang matuyo kasi mas madaling burahin pagkatuyo. Pag binuran niyo yan ng basa pa, kakalat yan. Guys, may isa pa akong marirecommend for the lips. Gumamit kayo ng lip balm. Okay, ito yung marirecommend ko, yung Hello Glow with SPF 20 na siya. So, lalo na summer na naman, huwag lang sa skin tayo mag-SPF, ha? Mag-sunscreen pati
pati yung labi natin, skin din yan, kailangan yan ng protection, okay? Dapat nga kanina ko pa ito in-apply, nakalimutan ko, oo. Pero usually yan kasabay ng skin tint, ganyan. Kasi diba last naman natin yung lips natin, para habang nag-a-apply tayo sa other parts of our face, nasa-soften na yung labi natin. Tapos pag nilagay na natin yung lip product, okay na. So mamaya ni lip product, kayaan muna natin ma-absorb ng labi natin yung lip balm. Let's move on sa highlighter. Ito optional, pero mas maganda yung may highlighter. I'm using Shimmery Splash Liquid Highlighter. Lalagay tayo konti sa nose. Sabi ko sa inyo, sa nose pa lang eh. Makikita nyo na yung difference. You see? Anong gustong-gusto ko to kasi pang matagalan talaga siya. Kahit pagpawisan ako, kahit mag-mask ako, andyan pa rin siya. Maglalagay ako sa tip ng nose and then dito sa may nose bridge, pero konti lang. Hindi ko i-coconnect dito sa baba. Dito lang. So, meron siyang putol na part here, okay? Huwag niyo masyadong laparan, ha? Okay. Mga ganyang level, ganyan. So, ito optional. Pwedeng wag na kayong maglagay. Pero kung gusto nyo, ayan, maglagay kayo dito sa upper part ng cheeks. Konti lang yung nilagay ko. And then, sa inner corner ng eyes. Mas madali ganito, guys, ha? Maglagay muna kayo dito. And then, daliri. Then, saka siya yung ilalagay nyo dito sa eyes. Like so. Ayan, mas makakontrol mo kasi yung dami ng nilalagay mo kapag nilagay mo muna siya dito sa likod ng palad. Ang lakas kasi maka-fresh at saka maka-brighten ng mata kapag naglagay ng highlighter dito sa inner corners, as in promise. Iba-iba talaga. Ayan, sometimes nalalagay din ako dito sa upper part ng labi and then dito. Hairline Jelly Tint. Yan yung ilalagay natin sa lips. Okay, squeeze lang tayo ng konti. Ang shade na gagamitin ko is Why Not? Lalagay lang akong ganyan. Daliri na lang yung hang. Spread natin. Ganda. Gustong-gusto ko kapag kadaliri yung pinaka-apply ko ng tint. Yung ganyang effect, yung parang blurred out lang. Ayan, dahil nga extra tayo, maglagay pa tayo ng highlighter on top. So, dito sa taas, and then dito sa baba. Ang ganda na effect, oh. Okay, para tumagal ang inyong makeup, use a setting spray. And ito marirecommend ko for beginners. And kahit hindi beginners, kasi ginagamit ko to pag may event ako, sobrang gandang setting spray nito. Careline Bubble Town Spray Setting Spray. Cover nyo yan, yung eyes nyo, and then saka nyo siya ispray. Okay. And then, kunin nyo ulit ang inyong puff, then blend, para lang matulungan mo siyang ma-absorb ng iyong skin. And we're good. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it, oh. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit, okay guys, listahan ng mga products na ginamit natin. As usual, nasa description box. Kung meron kayong questions, feel free to comment down below and I will answer them, promise. I will answer yung mga questions nyo about makeup, especially sa mga beginner. Ayun lang guys, I hope you enjoyed our basic makeup. As in, very very basic lang talaga to guys. Sana nakatulong to sa mga interesadong mag-makeup. Ayan yung gusto magsimula pa lang, saan magsisimula, and para saan to. Anong purpose nito? And kung meron kayong request na gusto nyong gawan natin ng video for our next episodes, ayan, feel free to comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell. Thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye guys! No, oh, oh, oh. And I never gonna stop.